Hello po! Welcome po ulit sa ating YouTube channel. For today's video, gagawa po tayo ng cake na pasok sa budget. Keep on watching! Ito po ang mga ingredients natin. Condensed milk, all-purpose cream. Yan po yung all-purpose tsaka yung condensed milk, naka-chill yan overnight. And then, yung ating cheesecake. So yan guys, sisimulan na po natin. Kung naghahanap ka po ng murang cake ngayong Pasko, ito po ang ituturo ko sa inyo. Napakamura po ito sa halagang 200. Ayan, pasok na pasok po sa budget ninyo at magkakaroon ka na po ng masarap na cake. Sundan lang po ninyo ang mga procedure na ating gagawin. Ito naman yung mga materials na ating gagamitin. Gumamit po ako ng hand mixer and then bowl. Ganito po ang kinalabasan ng ating all-purpose cream. Naka-overnight po sa ref. Doon lang po sa chiller, hindi po doon sa may freezer. Ayan guys, bali, nagdodoble na po yung ating all-purpose cream. Pagkatapos pong i-mix ang ating all-purpose cream, ilalagay ko na po yung condensed milk. Hindi ko po ilalagay lahat yan, bali, kalahati lang po para hindi matamis yung ating mixture. Kagandahan po dito sa cake na to, may ice cream ka na, may cake ka na po. So ayan, masarap po ito, promise.
umpisan na po nating mag-assemble. Maglalagay po tayo ng mixture sa unang layer. Ilalagay ko na po yung kalahati ng cheesecake. Tapos po nating mapuno ang unang layer, maglalagay ulit tayo ng mixture sa pangalawang layer. Check natin para wala pong bubbles. Pero teka po, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe ka naman po. Unclick nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video. Ayan, ilalagay ko na rin po yung second layer ng ating cheesecake. Bali, isang balot lang po yung nagamit natin na cheesecake na lemon square. Yung malaki po yung aking nilagay, yung malaking pack. Ay, tama ba ako? Malaking size pala. Ilalagay na natin lahat yung natirang mixture. Check natin ulit para hindi magkaroon ng bubbles. Alam niyo po guys, yung ating pinagtanggalan, ayan po, inalis ko po yung mga natirang mga ano ng cheesecake para walang masayang. And then ilalagay ko po sa ibabaw ng ating cheesecake.
Pagkatapos po nito, ilalagay natin sa ref ng overnight, dun po sa freezer. Tada! Eto na guys, ang ating lemon square cheesecake. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood. Sana po nagustuhan nyong muli ang inihain kong video sa inyo. Hanggang sa muli po. Bye! Merry Christmas!